Kabanata 466. Ano? Naging berde ang dating mukha ni Dominic Lowe. Malapit na siyang sumabog on the spot. Gusto siyang patayin ni Blake Darby. Si Cyrus Yanagi, ang walang awa na taong ito, ay sumalakay ng walang pag-aalinlangan. Tinusok niya ang kanyang sibat pasulong na inihayag ang kanyang layunin sa pagpatay. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat. Ang marangal na Duke Lowe, isa sa ilang mahahalagang tao sa Dragon City, ay talagang tumakas. Hinabol siya ni Luke Yates na may hawak na espada, sumisigaw, magnanakaw ng aso, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Ang maliit na tanga ay sumugod. Agad na nagdilim ang mukha ni Cyrus. Sa pagtingin sa maliit na hanggal na kumikilos na parang demonyo, tumalikod siya at iniligpit ang kanyang sibat. Hindi niya ito hinabol. Alam ni Cyrus na hindi talaga gustong patayin ni Blake si Dominic. Kailangan lang niyang takutin si Dominic. Hindi naman talaga niya gustong patayin silang lahat. Matapos makatakas si Dominic, ang buong Heroes Square ay nahahati sa dalawang kampo. Ang garrison ng Dragon City ay nagtatanggol sa isang kampo. Ang mga martial artist ng mga makapangyarihang pamilya ay nasa kabilang kampo. Pinalibutan nila ang lugar, ginawa ito upang hindi tumagas kahit tubig. Ang mga martial artist ng mga makapangyarihang pamilya na naruroon ngayon ay hindi makakatakas kahit may pakpak sila. Nakatayo si Blake sa pasukan ng Hall of Heroes. Bahagya niyang itinaas ang kamay at ngumiti. Itapon mo ang iyong mga talam. Opo, Ginoo. Nalantad na ang pagkakakilanlan ng garrison ng Dragon City. Ito ay kabilang sa hilagang hukbo. Hindi na kailangang itago ito ngayon. Ang utos ni Blake ay utos ng commander. Ang mga elite ng Dragon City Garrison ay lahat ay nagsalublob ng kanilang mga espada at tumayo sa porma sayon. Toby, medyo pagod na ako. Ngumiti si Blake. May armchair dito. Mabilis na inilipat ni Toby ang isang armchair at inilagay ito sa pasukan ng Hall of Heroes. Hinaharangan nila ang pinto. Walang sino man sa mga ulo ng pamilya sa bulwagan ang maaaring lumabas. Umupo si Blake ng mahinahon. Medyo napagod siya. Humikab siya at ay nilalayan ang kalahati ng mukha niya gamit ang kaliwang kamao. Itinagilad niya ang kanyang ulo at tumingin sa daang tao sa Hall of Heroes. Ang tamad niyang aura ay parang puting kuting sa bahay. Ngumiti siya at sinabing, ituloy na natin ang nangyari kanina. Patriarch Kirk, nailikba ng pamilya Kirk ang pinakalihim na impormasyon ng Departamento ng Militar. Hindi. Ang pamilyang Kirk ay tapat sa Togo Empire. Bakit tayo makikipagsabuatan sa mga dayuhang kaaway? Matigas na sabi ni Clark Kirk, ang pinuno ng pamilya Kirk. Natatakot siya na baka hindi siya paniwalaan ni Blake. Sa kasamaang palad, hindi pinaniwalaan ni Blake ang alinman sa mga ulo ng pamilya na naruroon. Ang nilalaman ng pagpupulong ng daang general ay lihim na impormasyon ng militar. Ginamit ng mga makapangyarihang pamilya ang lahat ng paraan para nakawin ito at ibinulgar sa bangko. Ang mga nakagawa ng krimen ay dapat mamatay. Pumikit si Blake at mahinang sinabi, Cyrus, patayin mo siya. Opo, Ginoo. Itinutok ni Cyrus ang kanyang itim na sibat ng dragon at walang habas na umatake. Saan man nakatutok ang dulo ng sibat, ang hangarin ng pagpatay ay pumailang lang sa langit. Walang makakapigil sa kanya. Pagkatapos ng isang swoosh, ang dibdib ni Clark ay tinusok ng sibat, at ang kanyang puso ay tinusok. Iniluwa niya ang isang malaking bibig ng dugo, at ang kanyang mga mata ay namumula. Hinawakan niya ng mahigpit ang itim na dragon spear gamit ang dalawang kamay at paos na sinabi, Blake. Darby, how dare you? Tumahimik ka. Ipinako siya ni Cyrus sa kamatayan gamit ang kanyang sibat. Ikinulong ni Wesley Hader ang kanyang mga kamay sa likod at mahinang sinabi, nakipagsabuatan si Clark Kirk sa kalaban. Conclusive ang ebidensya, kaya pinatay siya agad. Slander. Ito ay paninirang puri. Mahigit 100 martial artist ng pamilya Kirk ang dumating sa Hero Square. Malakas na sinaway ng isa sa mga matatandang nasa edad 70 si Wesley, dahilan para hindi mapakali ang mga tao. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto kay Toby at sa iba pa. Si Cora Yanagi ay malamig na nakatayo sa gilid.
Sa mga mata niya, tanging si Blake lang ang nakaupo sa armchair at naglalabas ng tamad na aura. Ang pag-upo ni Blake ay tanda ng paghamak sa mga makapangyarihang pamilya. Nakatayo ang lahat ng mga ulo ng pamilya. Siya lang ang nakaupo doon. Ang mga pinuno ng mga makapangyarihang pamilya ay nakaupo sa Hall of Heroes. Ang kanilang dugo ay ginamit upang magbigay pugay sa mga nahulog na kaluluwa ni Ludwig. Noong nakaraan, sa Dragon City, tinawag ng mga makapangyarihang pamilya ang mga shot. Ngayon, sila ay naging mga tupa na naghihintay na katain. Sila ay ambisyoso, at sa kapangyarihan ng kanilang mga pamilya, nagpadala sila ng lahat ng uri ng namumukod-tanging mga disipulo sa 3 hukbo, 9 departamento, at 24 na dibisyon upang humawak ng mahahalagang posisyon. Sa kapangyarihan ng 24 na dibisyon, binuksan ito ang mga pintuan para sa kanila. Ang makapangyarihang mga pamilya ay lumakas taun-taon, at ang kanilang mga ambisyon ay lumaki. Hindi na sila nasisiyahan sa 24 na dibisyon, at umabot na ang kanilang mga kamay sa militar. Ang kanilang kamay ay umabot sa 3 hukbo, 9 departamento at 24 na dibisyon. Kung talagang nagtagumpay sila, maaari nilang kontrolin ang kapalaran ni Hansworth. Ang buhay at pagkamatay ng mga tao sa mundo ay sila ang makokontrol. Gaano sila kalakas noon? Sa panahong iyon, ang mga inapo ng mga makapangyarihang pamilya ay matataas at makapangyarihan, na may mga espesyal na pribilehyo, tulad ng mga maharlika sa mga karaniwang tao. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay lumitaw na. Sa buong Dragon City, ilang alagad ng makapangyarihang pamilya ang lumabag sa mga batas ng bansa taun-taon. Hindi nakakagulat kung hanggang 10,000 sila. Ang mga inapo ng makapangyarihang pamilya ay lumabag sa mahigpit na batas ng bansa, ngunit hindi sila maaaring tumanggap ng anumang parusa. Kinokontrol nila ang 24 na dibisyon at nakagawa ng napakaraming maruruming bagay sa mga nakaraang taon. Ito ay naitala sa lihim na vault ng Hilagang Hukbo. Pinangunahan ni Blake ang Hilagang Hukbo sa Hilagang Teritoryo na mabangis na nakipaglaban hanggang sa kamatayan. Ang Togo Empire na protektado ng Hilagang Hukbo ay hindi dapat saktan ng mga makapangyarihang pamilyang ito. Sa pasukan ng bulwagan, sa isang rosewood armchair, bahagyang itinaas ni Blake ang talukap at bahagyang gumalaw ang manipis na labi. Patriarch Weston Weber, ikaw ba ang nag-leak ng nilalaman ng pulong sa kaaway na bansa? Blake, huwag kang masyadong sarcastic. Kung may lakas ka ng loob, patayin mo na lang ako. Ang lahat ng mga disipulo ng pamilya Weber ay lalaban sa pamilya Darby hanggang sa kamatayan. Puno ng galit ang mukha ng Mati Punong nasa katanghaliang gulang. Nakita niya sa sarili niyang mga mata na kahit anong sagot ng ibang mga padre de pamilya, lahat sila ay namatay sa huli. Pinili niyang bastiusan si Blake sa harap ng lahat. Tamad na ipinikit ni Blake ang kanyang mga mata, ang kanyang palad ay bumubuo ng isang kamao na sumusuporta sa kalahati ng kanyang mukha. Kinusot-kusot niya ang mga mata at sumandal sa upuan, ikiling ang ulo para tahimik na tingnan si Weston. Kaya lang, tahimik niya itong pinagmamasdan. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, 7 segundo. Makalipas ang 7 segundo, si Weston ay basang-basa sa malamig na pawis, at siya ay nakatayo doon na hindi mapakali. Ang lakas ng loob na ipinanganak mula sa galit ay hindi maaaring tumagal ng mahabang panahon. Kaya naman, unti-unting nawala ang galit kay Weston, at nawala rin ang kanyang tapang. Pumikit si Blake at ngumiti. Dahil si Patriarch Weber ay naghahanap ng kamatayan, tuparin ang kanyang mga nais. Opo, Ginoo. 1 hakbang pasulong si Toby, iniligpit ang sinaunang aklat sa kanyang kamay, at pinalitan ito ng kanyang espada. Kapag nabunot ang espadang ito, tiyak na mabahiran ito ng dugo ng kalaban. Ang espada ay parang isang matikas na sisni na humahampas sa leeg ni Weston. Tinadtad ito ng isang hiwa. Tumalsik ang dugo sa kalangitan. Nakakaloka. Ang mga talukap ng mata ng lahat ng mga ulo ng pamilya ay kumaibot. Nakita nila ang kani-kanilang kapalaran. Ang mga taong ito ay hindi maupo at maghintay sa kamatayan. Malungkot ang kanilang mga mukha, ngunit mabilis na umiikot ang kanilang mga utak, iniisip kung sino ang makakapagligtas sa kanila. Nakatingin sa buong Dragon City. Sino ang makapagliligtas sa kanila?
Ang Northern King ay narito, ang pitong beses na Haring Cyrus ay nasa tabi niya, at ang Gobernador Wesley ay naroroon din. Si Cora naman, gagawin niya kung ano ang ipagawa sa kanya ni Blake. Nakatayo doon ang apat na general. Kahit na bumaba ang isang tugatog. Kahit na ang may-ari ng apat na piraso ng damit ay maaaring patayin siya. Naroon pa rin ang garrison ng Dragon City. Si Haring Toby, si Toby Lapras, ay hindi mas mahina kaysa sa isang general. Sa katunayan, ilang taon na ang nakararaan, kung hindi dahil sa pagiging malupit ni na Cyrus at Toby sa Dragon City, hindi sana sila ililipat palabas ng Dragon City para magkasamang kontrolin ang mga Royal Guard. Kabanata 467. Ayon sa kaayusan ng Dragon City, si Cyrus Yanagi ang namamahala sa silangang palasyo, at si Toby Lapras ang namamahala sa mga maharlikang gwardya. Napakagandang pagkakaayos. Sa huli, ang dalawang taong ito ay nagdulot ng gulo araw-araw sa Dragon City. Pinahirapan nila ang mga tagapagmana ng mga makapangyarihang pamilya hanggang sa puntong iniwasan nila ang mga ito nang makita sila. Nang maglaon, ang dalawa sa kanila ay tumawid sa linya at pailay ang ilang tagapagmana ng makapangyarihang mga pamilya ng sabay-sabay. Ang tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya ang sumunod na kahalili ng pamilya. Siya ang panganay na anak. Grabe talaga ang dalawang lalaking ito. Wala silang pagpipilian kundi ilipat ang dalawang demonyong haring ito palabas ng Dragon City at ilabas ang mga maharlikang gwardya sa kabisera. Hindi nila sasaktan ang iba sa Dragon City kung wala sila. Akalain mo nang magkita sina Toby at Luke Yates. Ang munting tanga ay sumugod kay Toby na parang octopus. Makikita kung gaano kaganda ang kanilang relasyon noong bata pa sila. Paano magiging mabuting tao ang isang taong parang dalawang gisante sa isang pod bilang maliit na tanga? Bagamat si Toby ay mukhang isang gwapong batang iskolar at may aral tungkol sa kanya, ang taong ito ay kumikilos na parang demonyo. Nang kumilos siya, hindi siya mas mahina kaysa sa maliit na tanga. Kung tatanungin ang maliit na hanggal kung dinala niya kay Toby ang ilang abo na kanyang kinain, malamang na oo ang sagot. Tiyak na kinuha ni Toby ang isang bahagi ng mga abo na iyon. Ito si Haring Toby na gumulat sa mundo. Ang ilang masamang itlog sa paligid ng Blake ay hindi madaling harapin. Mula rito, nakita nila ang isang pigurang nakapilya pabalik mula sa Hero Square. Namamaga ang mukha niya. Hindi nila siya makilala mula sa malayo, ngunit kung titingnan nilang mabuti, makikita nila na ito ay ang maliit na tanga. Hindi ba niya sinundan si Dominic Lowe? Wala pang ilang minuto. Bakit siya bumalik lahat ng punit at bogbog? Nakapikit ang maliit na hanggal habang naglalakad palapit sa kanila. Pumunta siya sa harap ng armchair na may malungkot na mukha at sumigaw, "Kuya! Baliw, sinong bumugbog sa'yo?" Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Cora Yanagi at puno ng galit ang kanyang mga mata na phoenix. Higit pa sa nakikitang mga sugat sa katawan ng munting tanga. Mas malala pa ang internal injuries niya. Binuksan ni Blake ang kanyang mga mata, at isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanila. Bigla siyang kumilos at tinuro ang dibdib ng munting tanga. Boom! Pilit na inilabas ng daliri ni Blake ang mahigit 30 stream ng puwersa mula sa katawan ng munting tanga. Ang puwersa ay parang espada, puno ng talas. Ang maliit na hanggal na bata ay nagluwa ng isang pool ng dugo, at ang kanyang espiritu ay mabilis na nalanta. Ang kanyang ulo ay nakalaylay. Hindi magaan ang mga sugat niya. Sino ang gumawa nito? Ang mga mata ni Blake ay kumikislap na may malamig na hangarin sa pagpatay. Malamig na sinabi ni Toby, "Force manifestation." Nasaktan siya ng parang sumikat. "Luke, sinong nanakit sa'yo?" Mahinahong tanong ni Blake. Umiling si Luke Yates at tumangging magsalita. Mula pa noong bata pa siya, ang munting tanga ay laging nangunguna sa kanyang kapatid. Hindi siya magrereklamo sa kanyang kapatid at itinuturo ang kanyang mga daliri sa sinuman. Kahit malikot ang munting tanga, hindi siya natutong magsumbong sa iba o magreklamo sa iba. Masaya siyang matutulog at makakalimutan ang hinaim. Tumangging sabihin ang maliit na tanga. Biglang napatayo si Blake at naglabas ng nakakatakot na pagpatay. Kasabay ng pagpapakawala ng puwersa, nagtipon ito sa libu-libong mga sinag at nabuo ang isang galit na mata na tumuntong sa Cloud Killing Stance. Dagandong!
Si Kilin ay umuungal sa Dragon City. Habang nagsasalita si Blake, dumagundong ang kanyang boses at kumalat sa buong mundo. Malamig niyang sinabi, "Dominic Lowe, lumabas ka dito." Ang mga salitang ito ay sinamahan ng isang tumataas na layunin ng pagpatay. Ang buong Heroes Square ay napigilan ng pressure ng Kilin stance. Sa isang sandali, naramdaman ng 10,000 katao sa Heroes Square na mahirap huminga. Galit na galit ang Northern King. Ang lahat ng mga elite ng Dragon City Garrison ay lumuhod sa isang turod at sinaksak ang kanilang mga espada sa lupa. Sinabi nila sa mahinang boses, "Bigo ka namin, Commander." Walang sinabi si Blake tungkol sa paghingi ng tawad ng Dragon City Garrison. Ang munting tanga ay nasugatan ng parang sumikat, at wala itong kinalaman sa garrison ng Dragon City. Sa sandaling ito, hawak ni Toby ang kanyang espada. Ang kanyang tinig ay parang dagandong ng tigre, niyanig ang langit. "Dominic, kung hindi ka magpapakita at magbibigay sa akin ng paliwanag sa loob ng 3 segundo, papatayin ko ang buong pamilya mo ngayon." Si Toby ay isang tao sa kanyang salita. Sino ang mangangahas na saktan ng mga tao ng hilagang hukbo? Para ba sa mga taong ito mula sa makapangyarihang mga pamilya? Nililigawan ni Dominic si kamatayan. Hindi napigilan ang Kilin aura ni Blake. Nakakatakot ang kanyang layunin sa pagpatay, at galit na siya. May isang taong nasaktan ng gusto ang maliit na tanga. Mahigit 30 quasi pinnacle forces ang pumasok sa katawan ng munting tanga. Gusto nilang patayin siya. Sino ang maliit? Ang nakababatang kapatid na pinrotektahan ni Blake mula pa noong bata pa siya. Mula pa noong bata pa siya, kahit si Blake ay hindi nakatiis na tamaan ang munting tanga. Ngayon, mayroon talagang isang tagalabas na gustong pumatay kay Luke. Kahit sino man iyon, dapat siyang mamatay ngayon. "Makinig ka, Dragon City Garrison." Malamig na sabi ni Blake. "Katayin ang mga nasa Hero Square bilang ganting regalo mula sa hilagang hukbo." Ang munting tanga ay may pilyong personalidad. Hinabol niya si Dominic ng ilang minuto bago siya muntik mapatay ng parang sumikat. Nalampasan ni Dominic ang linya. Kaya't gusto ni Blake na patayin ang 1,000,000 makapangyarihang martial artist sa Hero Square bilang ganti. Sa sandaling sumiklab ang kaguluhan. Matatapos na ang posisyon ni Dominic bilang duke. Swoosh! Ang mga elite ng garrison ng Dragon City ay tumayo, hinugot ang kanilang battle sword mula sa kanilang mga baywang, at agad na sumalakay. Ang mga espada ay nakatutok sa mga martial artist ng mga makapangyarihang pamilya. Mabilis na lumitaw ang isang puting figure. Si Dominic pala. Galit niyang sinabi, "Tumigil ka." Sa wakas ay napilitan si Duke Lowe na ipakita ang kanyang sarili. Itinaas ni Toby ang kanyang espada at sumugod pasulong. Sa pagkakataong ito, hindi ito biro. Gusto talaga ni Toby ang buhay ni Dominic. Malamig niyang sinabi, "Dominic, ang lakas ng loob mong hawakan ang tanga." "Hindi ako iyon." Bakas sa mukha ni Dominic ang kawalan ng pag-asa nang makitang dumating ang espada sa isang kisap mata. Ang marangal na Duke Lowe ay hinahabol at tinaga sa gayong katandaan. Muntik nang mag-collapse si Dominic. Hanggat nakapasok ang masasamang itlog na ito sa kabisera, tiyak na mabubugbog si Dominic. Hindi man lang sinabi ni Dominic ang anumang bagay na nararapat sa gayong pagtrato. Dati, may mga katangahan siyang nasabi kaya't binugbog siya. Pero ngayon, binubugbog na siya nang hindi man lang siya pinapayagang magsalita. Siya ang duke. Ang pinuno ng sandaang opisyal sa palasyo ay binubugbog ng maliliit na brats na ito. Masyadong nakakahiya. Actually, kanina pa hinabol ng tanga si Dominic dahil gusto niyang lumabas at maglaro. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa Hall of Heroes. Ang maliit na tanga ay hindi pa nakapunta sa Dragon City. Kamakailan, ilang beses siyang pumunta sa Dragon City kasama ang kanyang kapatid na si Blake. Sa huli, habang hinahabol niya si Dominic, inatake siya ng parang sumikat. Kung hindi siya tumakbo ng mabilis ay nawalan siya ng buhay. Ang maliit na hanggal ay nakatiis ng mga pambubugbog mula pa noong siya ay bata pa at iba siya sa mga ordinaryong tao. Sa tuwing sasampalin siya ng kanyang guro, si Finley Yanagi, ang kanyang mga sugat ay mukhang kakilakilabot at kakailanganin ng ilang araw para gumaling. Sa huli, nagising siya kinabukasan pagkatapos ng mahimbing na tulog na malusog at maayos.
Walang alinlangan na ipinakita nito na ang konstitusyon ni Luke Yates ay iba sa mga ordinaryong tao. Kung hindi man, kung ito ay anumang iba pang ikasyam na antas ng Marquis, tiyak na mamamatay sila kung nakatagpo sila ng isang parang sumikat. Walang paraan para makatakas. Sa sandaling ito, hinahabol ni Toby si Dominic. Tumayo si Blake habang nasa likod ang mga kamay. Kahit na ang puwersa ng kilin na nabuo ng kanyang katawan ay hindi nakikita, nagbigay ito sa mga tao ng isang nakakatakot na pakiramdam. Ang Northern King ay parang kilin. Bahagyang itinaas ni Blake ang kaliwang kamay at dahan-dahan itong ibinaba. Ang puwersa ng kilin sa kanyang katawan ay parang isang kilin na umaapak sa mga ulap. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kuko at lumapag sa harapan ni Dominic. Boom! Umatras si Toby. May lumabas na hoof print kung saan nakatayo si Dominic. Tama, hindi ito tatak ng kamay. Kabanata 468. Sa asensya, ito ay pinasabog sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay parang isang marka na nabuo ng isang kilin na tumuntong sa mga ulap. 5 metro ang haba ng marka. Nabasag sa lupa si Dominic Lowe. Matikas ang figure ni Blake Darby at 100 metro ang layo niya sa isang iglap. Malamig niyang tinitigan si Dominic sa hukay, hindi pinapansin ang sorry niyang estado. Sabihin mo sa akin, sino ang nanakit kay Luke? Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake. Minsan lang niya ito itatanong. Dumudugo ang mga labi ni Dominic at puno ng gulat ang kanyang mga mata. Nalinang mo ang sining ng kilin tungo sa malaking tagumpay na kaharian at nalinang mo na ang puwersa ng kilin. Sinusubukan bang baguhin ng matandang bagay na ito ang paksa? Sa harap ni Haring Blake, na kasing talino ng isang demonyo, ang munting panlilin lang na ito ay walang silbi maliban sa pagpukaw sa hangarin ng pagpatay kay Blake. Nagre-regress talaga si Dominic. Inilagay ni Blake ang kanang kamay sa likod ng demonyong halimaw, habang ang kaliwang kamay naman ay bumuo ng kuko at sinipsip ang isang itim na sibat mula sa manipis na hangin. Ang mahabang sibat ay parang isang itim na daloy ng liwanag nang bumagsak ito sa mga kamay ni Blake. Nakatutok ang sibat sa ilong ni Dominic. Kung hindi mo sinabi sa akin, mamamatay ka. Malamig na sabi ni Blake. Ang malamig na dulo ng sibat ay naglalabas ng matalim na sibat na chi. Maaari niyang kitilin ang buhay ni Dominic anumang oras. Nagkataon, sa sandaling ito. 3 milya ang layo mula sa Hero Square, isang napakalakas na quasi-pinnacle pressure ang pinakawalan. Isang marangal na boses na parang tansong kampana ang dahan-dahang tumunog, si Luke Yates ay labag sa batas at nakagawa ng maraming masasamang gawain. Talagang hindi niya iginagalang si Duke Lo. Ayon sa batas, ang tanong ko lang ay kung nasaktan mo si Luke. Si Cora Yanagi, na nakasuot ng 100 Birds Phoenix Robe, ay natatakpan ng puting belo ang kanyang magandang mukha. Ang kanyang mga mata ay parang mga mata ng taglagas, ngunit ang kanyang tingin ay malamig. Gumaan siya ng mga hakbang at humakbang sa langit upang pilitin na ipakita ang parang sumikat na nagsasalita. Si Cora ay may perpektong figure. Siya ay halos 170 centimeters ang taas at mukhang napakapayat. Nakasuot siya ng 100 Birds Phoenix Robe. Ang kanyang marangal at malamig na ugali ay perpektong pinaghalo. Ang nakatagong parang tugatog ay napilitang magpakita ng sarili. May mga butik sa kanyang lumang mukha, at siya ay nakalbo. Ang matandang bagay na ito ay pinilit na ipakita ang kanyang sarili. Punong ministro, Quilon Yanes. Ngumisi si Cyrus Yanagi. Ang lumang bagay, dapat kong hulaan na ikaw iyon. Ang buong katawan ni Wesley Hader ay naglabas ng nakagigimbal na hangarin sa pagpatay. Mas gusto niyang patayin ang pinuno ng ministro kaysa sa iba. Ang lumang bagay na ito ay nasa itaas ng mga ministro ng 24 na dibisyon. Siya ay nirerango bilang pinuno ng ministro. Alam ng isang matandang bastard na nabuhay para sa Diyos kung ilang taon na. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang hitsura, masasabi na ang kanyang habang buhay ay malapit ng magwakas. Ngayon, kayang-kaya ng mabuhay si Luke Yates. In the future, I hope that the Northern King is strictly control him, sabi ni Quilon. Ang matandang bagay na ito ay talagang nangangaral. Ngayon, dapat siyang mamatay. Ang mga mata ng Phoenix ni Cora ay kumislap sa malamig na liwanag.
Ang puwersa sa likod ng kanyang maselang katawan ay pinakawalan, at isang malakas na sigaw ng Phoenix ang umalangaw-ngaw sa mga ulap. Ang lakas ng Phoenix ay nabuo. Isang hakbang pasulong si Cyrus at pinakawala ng tunay na puwersa ng dragon mula sa kanyang katawan. Inilabas ni Wesley ang puwersa ng lumilipad na isda. Sa katunayan, ito ay ang puwersa ng rock. Ang mga panginoon ng apat na damit ay gustong patayin ang matandang bagay ngayon. Huwag kang padalos-dalos. Nagmamadaling sabi ni Dominic. Siya ang pinuno ng ministro ng Togo Empire at siya ay napakaprestihiyoso. Napakaprestihiyoso. 40 taon na ang nakalilipas, ang pamilya Hader ay pinatay sa isang maulan na gabi sa Dragon City. Walang nakatakas sa mga matatanda at bata sa pamilya. Alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Sinabi ni Wesley sa lahat ang tungkol sa isang trahedya. 40 taon na ang nakalilipas, ang pamilya Hader ay nawasak kasama ang hukbo ng Ludwig. Ang pamilya Hader ay nalipol sa Dragon City sa parehong gabi. Naging posthumous child si Wesley noong panahong iyon, at ang kanyang ina ay nasa tahanan ng kanyang ina, iniiwasan ang trahedya ng pagkalipol ng kanyang pamilya. Makalipas ang 40 taon, binanggit ni Wesley ang nakaraan. Ginawa niya ba? Tanong ni Blake. Nakahanap ng 2 clue si Tristan, at lahat sila ay nakaturo sa kanya. Namumula ang mga mata ni Wesley. Ang paghihiganti ng pagpuksa. Tanging si Wesley lamang ang naiwang buhay sa angkan ng Hader. Kawawa naman. Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake. Ang mga pahiwatig na ito ay sapat na. Papatayin ko siya, kuya. Gustong umatake ni Wesley. Bahagyang umiling si Blake at pinababa siya. Ang posisyon, kwalipikasyon, at prestihiyo ng 24 na dibisyon ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Ang pinuno ng ministro ay ang pinuno ng 24 na dibisyon. Ang pangungusap na ito lamang ay sapat na upang ipaliwanag ang katayuan ng pinuno ng ministro. Kung pinatay ni Wesley ang matandang bagay na ito sa publiko ngayon, mapaparusahan siya ng batas. Kung si Blake naman ay pinatay si Quillon sa harap ng lahat. Kung gusto ng Dragon City ng paliwanag, kung gusto nila siyang parusahan ayon sa mga batas ng bansa. Si Blake ay isang taong mapagmataas. Sa kanyang personalidad, tiyak na magbibitiw siya sa kanyang posisyon bilang commander ng Hilagang Hukbo, pinuno ng Daang General, at Hilagang Hari. At ang opisyal na seremonya ng seremonya upang bigyan siya ng mga titulo ay walang kinalaman kay Blake. Dinala ni Blake ang karangalan at malaking responsibilidad. Sa sandaling ito, hawak ni Blake ang isang itim na sibat sa kanyang kamay at humakbang sa langit. Marahan niyang tinanong, Luke, siya ba ang nanakit sa iyo? Siya ang may kasalanan sa sarili niya. Mabagal na sagot ni Quillon na mukhang matanda na. Napangiti si Blake at mahinang sinabi, ako ang nagpo-protekta sa kanya simula bata pa siya. Sa loob ng 13 taon, hindi ko kinaya na hampasin siya. Sino ka sa tingin mo? How dare you touch him? Sa isang iglap. Sumunod si Blake, ang kanyang puting balabal ay nakaguhit sa kalangitan at ang kanyang itim na sibat ay tumutusok sa hangin. Si Quillon ay hindi dapat gawing trifle. Isang tunay na martial artist na nasa ilalim ng pinnacle realm, maging ito ay isang half-step pinnacle o isang quasi-pinnacle. Nang hindi naabot ang tunay na tugatog, ang buhay ng isang tao ay naabot sa 300 taong gulang. Tungkol naman kay Quillon, malapit nang matapos ang kanyang oras. Sa tingin mo gaano katagal siya nabuhay? Sa mga martial artist, ang mas matanda, mas mapanganib siya. Malamang may nakatago siyang trump card sa katawan. Ang pinakahalatang benepisyo ng pamumuhay ng mahabang panahon ay ang kontrol niya sa sarili niyang lakas ay higit pa sa mga kabataan. Sa makatuwid, agad na iniwasan ng pinuno ng ministro ang paparating na Blake. Paanong siya, na matanda at mahina, ay maglalakas loob na makipaglaban kay Haring Blake, na nasa kanyang tuktok? Ito ay hindi lamang isang pagpapakita ng lakas. Ito ay panliligaw sa kamatayan. Ang mga martial artist ng lahi ng Hilagang Hukbo ay pawang mabangis at mapagmataas. Gusto nilang harapin ang malalakas na kaaway at patayin sila ng may layuning pumatay. Ang ganitong uri ng martial artist ay madalas na nagiging mas matapang kapag siya ay natalo. Ang labanan sa pagitan ng 2 panig.
Si Quilon ay patuloy na umiiwas at nagpakawala ng kanyang puwersa na parang espada. Ang bawat pag-atake ay isinagawa ng may mahusay na katumpakan. Wala ni Katie Ting na kapangyarihan ng nasayang. Ang puwersa ay parang isang espada, at ang bawat espada ay malapit nang tumusok sa mga vital point ni Blake. Ang ganitong uri ng pag-atake ay patuloy na nagpapahina sa determinasyon ni Blake. Hawak ni Blake ang isang itim na sibat sa kaliwang kamay at hinabol si Quilon. Ang bilis ni Quilon ay umabot na sa 100 metro bawat segundo. Talagang nakakatakot ang bilis na ito. Ang bilis ng isang pangsyam na antas na hari ay 80 metro lamang bawat segundo. Ang bilis ng paggalaw ni Quilon sa bawat segundo ay maaaring umabot sa 100 metro na talagang kahanga-hanga. Siya ay tiyak na maituturing na isang mahirap na figure sa mga mala-pinnacle. Sa kasamaang palad, ang taong nagnanais ng kanyang buhay ngayon ay si Blake. Sa normal na mga pangyayari, ang pangunahing bilis ng paggalaw ni Blake ay 150 metro bawat segundo. Ang bilis na ito ay 50% na mas mabilis kaysa kay Quilon. Bukod dito, si Blake ay may intensyon na pumatay at hindi nilayo na ipagpatuloy ang pagkapatas. Mahilig magtago si Quilon. Nanlamig ang mga mata ni Blake. Biglang tumaas ang kanyang bilis, umabot sa 150 metro bawat segundo. Ang itim na sibat sa kanyang kamay ay naglabas ng sibat na chi na walang katulad na matalim. Swoosh! Tumagos ang sibat sa langit. Kabanata 469. Oras na para matapos ang quasi-pinnacle battle na ito. Tumigil ang buong katawan ni Quilon Yane sa himpapawid na parang tinamaan ng kidlat. Sa isang iglap lang, tumaas ng gusto ang bilis ni Blake. Sa sandaling iyon, ang kanyang bilis ay lumampas sa 150 metro bawat segundo. Tumagos ang itim na sibat sa kanyang katawan. Paano ito posible? Nagluwa si Quilon ng sariwang dugo. Ibinaba niya ang ulo at tiningnan ang itim na sibat na tumusok sa dibdib niya. Tumagos ito sa kanyang puso. Malamig ang mga mata ni Blake. Bahagyan niyang ginalaw ang kaliwang kamay, at ang sibat ay tumusok sa kanyang katawan at bumagsak sa lupa. Napako si Quilon sa lupa. Natahimik ang buong lugar. Sa Heroes Square, ang 10,000 martial artist ay nagulat. Iyon ang pinuno ng ministro. Ang pinuno ng ministro, na nasa itaas ng mga ministro ng 24 na dibisyon ng Dragon City. Isang lubos na iginagalang na figure. Ngunit dito, pinatay siya ni Haring Blake gamit ang isang sibat at ipinako sa lupa. Gaano kalungkot iyon? Napakalakas na figure ng isang quasi-pinnacle. Namatay siya dito ng ganun-ganun lang. Tulala si Dominic Lo habang pinagmamasdan ng matandang lalaki na mas matanda pa sa kanya na bumagsak ng ganoon. Si Quilon ay pinatay on the spot ni Blake. Ang pinuno ng ministro ay namatay ng ganoon. Mapait ang mukha ni Dominic. Ano ang dapat niyang gawin dito? Maglalakas loob ba si Dominic na tanungin si Blake? Tiningnan niya ang may-ari ng Hundred Birds Phoenix Robe at ang dalawang munting buli, sina Cyrus Yanagi at Toby Lapras. Naroon din ang Guardian, si Wesley Hader. Ang tatlong general dito ay pawang mga figurang may tunay na kapangyarihan. Bakit sila matatakot kay Dominic? Tumigil sa pangangarap. Tinantya ni Dominic na si Toby lang ang makakapatay sa kanya. Nahulog ang ulo ng ministro. Nakakagulat na kalmado ang Dragon City at walang anumang reaksyon. Walang reaksyon na nangangahulugan na hindi nila pinapansin ang bagay na ito. Hindi sisisihin ng Dragon City si Haring Blake para sa isang patay na tao. Hindi siya makakaapekto sa nalalapit na seremonya ng pagbibigay ng titulo dahil lang sa bagay na ito. Iyon ay ang parehong pangungusap. Ang sinumang naglakas loob na hamarang sa landas ni Blake na mapagkalooban ng mga titulo ay naghahanap ng kamatayan. Kahit sinuman iyon, papatayin ng Dragon City ang sinumang makagambala sa seremonya ng pagbibigay ng titulo. Ito ang paninindigan ng Dragon City. Nilinaw na nila ito. Kung hindi binalaan ni Blake si Dominic ng ilang beses na ang seremonya ng pagtatalaga ng titulo ay walang kinalaman kay Heather Sage, ang madilim na dibisyon ay tahimik na makikialam. Ang babaeng ito ay naging hadlang sa pagkakaloob ng titulo ni King Blake. Kung hindi binalaan ni Blake si Dominic, sa palagay mo ba ay buhay pa si Heather at sisipa sa Preston?
Imposible. Sa mundo ng mga ordinaryong tao, palaging may mga pukana at awa yan. Bukod dito, ito ay Dragon City, at normal para sa mga tao na lokohin ang isa't isa. Sa di nakikitang sagupaan ng mga talim at espada, sa likod ng mga eksena ay may mahahalagang pigurang nagsasaya. Maraming mga pagkakataon, kapag ang maraming mahahalagang figure ay nagsasaya, sila ang magpapasya sa kapalaran ng maraming tao. Kasabay nito, ito rin ang dahilan kung bakit ang mga maharlikang pamilya ay nagsisikap na makalusot sa 3 hukbo, 9 na departamento, at 24 na dibisyon. Pinatay ni Blake si Quillan at muling umupo sa harap ng armchair. Si Luke Yates ay hindi partikular. Nakaupo siya sa lupa na nakasubsob ang ulo, mukhang walang sigla. Matapos masugitan, tumigil sa wakas ang maliit na tanga. Bawal kang umalis sa paningin ko sa Dragon City, understand? Mahinang sabi ni Blake. Ang tubig sa Dragon City ay napakalalim at mapanganib. Sige. Walang ganang sabi ni Luke Yates. Inalis ni Toby ang kanyang espada at naglabas ng isang bote ng jade mula sa kanyang bulsa. May 3 milky white na table tas sa loob. Ibibigay na sana niya ang mga ito sa maliit na tanga. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Toby. Binawi niya ang kanyang kamay at maingat na ibinuhos ang isa. Sabik na tumingin dito si Luke. Halatang matako siya. Eto, kainin mo. Bagamat ang mga hilang pills na gawa sa mga spirit herbs ay hindi maihahambing sa bote ng mga bihirang tableta na mayroon si Kuya, hindi rin masama ang sa amin. Pagmamayabang ni Toby. Kinuha ni Luke ang tableta at itinapon sa kanyang bibig. 2 beses siyang umunguya at nilunok yun. Naramdaman ni Toby ang sakit sa puso niya. Ang ganitong uri ng tableta ay hindi mabibili ng pera. Napakahirap mag-concoct. Diretsa ang sabi ni Luke, Toby, mabilis akong kumain ito at wala akong natikman. Pwede mo ba akong kainin ng isa pa? Huwag mo nang isipin yun, maliit na tanga. Sumabog si Toby on the spot. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang bote ng jade at tumanggi na magbigay ng isa pang tableta. Gayunpaman, ang epekto ng tableta ay talagang maganda. Mas gaman ang pakiramdam ni Luke. Mayroon ka pa ring 2 sa iyong bote, seryoso at makatuwirang sabi niya. Maghihiwalay tayo ng pantay. Dinalhan kita ng bahagi noong palihim nating kinain ang abo. Nakalimutan mo na ba? Tumahimik ka. Huwag mo na itong banggitin muli. Dumilim ang mukha ni Toby. Dapat lang sisihin ni Luke ang pagnanakaw ng bone ashes noong bata pa siya. Hindi dapat malaman ng mga tagalabas ang tungkol dito. Masyadong nakakahiya. Isipin mo na lang kung ang bisyo ay nang ahas ng palihim na kumain ng abo noong bata pa siya, kung gaano siya kateko. At gaano siya ka-curious. Nasabi ko na ngang walang mabubuting tao na makakasundo sa maliit na tanga. Naramdaman ni Toby ang kurot at ibinigay ang isa sa natitirang 2 tabletas sa maliit na tanga. Hanggat magkasama silang 2, madiday ang isa sa isa. Anyway, wala sa kanila ang mabubuting tao. Tumanggap si Luke ng isa pang tableta at masayang umupo sa lupa. Hindi na siya naglakas loob na lumabas para maglaro. Umupo ulit si Blake sa armchair, ay nalalayan ang kalahati ng kanyang mukha gamit ang kanyang mga braso. Itinagilid niya ang ulo at humikab. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, ituloy na natin ang ating pag-uusap. Susunod, Patriarch Castillo ng Pamilya Castillo, may sasabihin ka ba? Blake Darby, parurusahan ka ng langit sa paggawa nito. Sigaw ni Ralph Castillo, ang padre de Pamilya Castillo. Nasaksihan niya ang kaunos-lunos na pagkamatay ng ilang ulo ng pamilya, kabilang ang pinuno ng ministro na si Quillan, na pinatay ng sibat ni Blake. Sa buong Dragon City, sino ang makakapigil sa kanya sa pagpatay ngayon? Walang makakapigil sa kanya. Pumikit si Blake at bahagyang gumalaw ang manipis niyang labi. Patayin siya. Swoosh! Pumasok si Wesley sa Hall of Heroes sa isang iglap. Ang itim na espada ay nakabuka, at ang espada na si Chi ay tumama sa lupa, na pinilit na umatras ang lahat sa paligid. Tumagos ang talim sa leeg ni Ralph. Pinatay niya ito sa isang solong slash. Ang nangungunang lihim na impormasyon ng militar ay nalik sa kaaway na bansa ng grupong ito. Mamamatay sila bilang parusa. Ngayon, walang makaligtas sa kanila. Samandal si Blake sa armchair.
Kahit nakapikit ang kanyang mga mata ay naalala niya ang lahat ng pamilya sa kanyang isipan. Kabisado na ni Blake ang lahat ng daan-daang pamilya sa Dragon City. Bahagyang gumalaw ang manipis niyang labi. Patriarch Qualls, may sasabihin ka ba? Walang traidor sa pamilya Qualls. Kung ang Northern King ay hindi nagtitiwala sa mga martial artist ng aking pamilya, wala akong masasabi. Hindi na kailangan. Gobernador Hader na gawin ang anumang bagay. Si Bruce Qualls, ang pinuno ng pamilya Qualls, ay walang ibang sinabi. Kinuha niya ang isang tatlong talampakang itim na espada mula sa lupa at inilagay ito ng paalang sa harap ng kanyang leeg. Binalak ni Bruce na wakasan ang sarili niyang buhay. Maaari siyang ituring na isang lalaki. Umupo si Blake sa harap ng armchair, nakasuporta ang kaliwang braso sa kalahati ng mukha niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, na parabang nabuo ang kanyang kamay sa isang kuko at isang puwersa ng pagsipsip ang pumutok. Swoosh! Ang itim na espada sa kamay ni Bruce ay sinipsip ni Blake. Ang mahabang espada ay lumipad pa across at tumama sa pawilis bago ang mga paa ni Blake. Natigilan ang lahat. Ano ang ibig sabihin ni Blake? Kabanata 470. Ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Blake Darby? Hahayaan ba niya si Bruce Qualls o pinaplano niyang tapusin ang usapin ngayon dito? Kung paano haharapin si Bruce? Tamad na sabi ni Blake, Yuri is from the Qualls family. Kahit na pinutol mo na ang lahat, ikaw pa rin ang kanyang ama. Ikaw ang ama ni Yuri Qualls, at siya ang regimental commander ng 3rd Legion ng Hilagang Hukbo. Si Yuri ay gumawa ng magagandang tagumpay sa Hilagang Teritoryo sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga tagumpay na ito ay sapat na upang iligtas ang iyong buhay. Sinabi ni Blake ang dahilan ng hindi pagpatay kay Bruce. Inihayag din ito ang pagkakakilanlan ni Yuri Qualls, ang regimental commander ng 3rd Legion ng Hilagang Hukbo. Sa lahat ng mga taon na ito, sinubukan ng iba't ibang pamilya ang kanilang makakaya upang makalusot sa 3 hukbo, 9 na departamento, at 24 na dibisyon. Ang lahat ng mga pangunahing organisasyon ay may mga tao mula sa iba pang mga organisasyon. Marami sa mga pangunahing nakatataas sa Hilagang Hukbo ay orihinal na mula sa makapangyarihang mga pamilya. O sa halip, galing siya sa isang makapangyarihang pamilya. Gayunpaman, sina Yuri, Gordon Lowe at iba pa ay matagal nang gumuhit ng malinaw na linya kasama ang mga makapangyarihang pamilya sa likod nila. Ang hangganang ito ay malinaw na iginuhit noong bata pa si Yuri at ang iba pa. Isang taong gumuhit ng malinaw na linya sa mga makapangyarihang pamilya. Lahat sila ay itinuturing ng mga taksil ng mga pamilyang ito. Kung wala ang tulong ng isang malaking paksayon, sila ay hahabulin ng mga makapangyarihang pamilya. Si Yuri ay nakatayo sa Hilagang Teritoryo. Siya ang 3rd Regimental Commander ng Hilagang Hukbo, at siya ay isang puting damit na pumatay sa Diyos. Kung ang isang makapangyarihang martial artist mula sa isang makapangyarihang pamilya ay nang-ahas na pumasok sa Hilagang Teritoryo na may intensyon na patayin si Yuri, ito ay katumbas ng pagpukaw sa Hilagang Hukbo. Kung ang Hilagang Hukbo ay pumunta sa Timog at tumaangay sa Dragon City, ang makapangyarihang mga pamilyang ito ay mawawasak lahat. Cyrus. Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake. Naiintindihan. Isang hakbang pasulong si Cyrus Yanagi at agad na umatake. Isang palad ang pumutok at damapo sa katawan ni Bruce. Hinarang ito ni Bruce ng katutubo. Si Cyrus, nakalahating hakbang ang layo mula sa tuktok na kaharian, ay may 13 puwersa sa kanyang palad at lahat sila ay pumasok sa kanyang katawan. Sa pagpasok ng puwersa sa kanyang katawan, parabang maaari nitong ibagsak ang mga bundok at ibagsak ang mga dagat. Namutla ang mukha ni Bruce habang iniluwa ang subo ng dugo. Ang kanyang mga meridian ay nasira lahat. Siya ay napilayan. Sa mga taong dumating ngayon, ito ang pinakamagandang pagtatapos. Upang mapanatili ang kanilang buhay sa mga kamay ni Blake. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang mukha ng kanilang mga pamilya o kung gaano kalakas ang kanilang mga taga-suporta. Dahil kay Yuri at Jace Jackal kaya hindi sila napatay ni Blake. Si Bruce ang biolohikal na ama ni Yuri. Maaari siyang mamatay sa kamay ng sinuman. Ngunit hindi siya maaaring mamatay sa mga kamay ng Hilagang Hukbo. Simple lang ang dahilan.
Kung pinatay siya ni Blake ngayon, paano niya ito ipapaliwanag kay Yuri? Ang ilang mga bagay ay dapat isaalang-alang. Damaloy ang dugo sa gilid ng labi ni Bruce. Siya ay may edad na 20 taon sa loob ng ilang segundo, at ngumiti siya ng mapait. Mahigit 50 taon na ako sa Dragon City. Hindi ko akalain na sa isang araw lang ako magiging lumpo. Northern King, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang makapangyarihang mga pamilya ay hindi nangangailangan ng isang pilay, at hindi nila kukonsentihin ang isang lumpo na kunin ang posisyon ng ulo ng pamilya. Ngayon, hindi lang ako napilayan, nawalan din ako ng kapangyarihan. Ang panloob na alitan ng mga makapangyarihang pamilya ay mas malupit kaysa sa may isip ng mga tagalabas. Nanlalabo ang mga mata ni Bruce. Sumimangot si Corey Nagy at malamig na sinabi, maaari kang umalis sa pamilya Quals at pumunta sa Hilagang Teritoryo. Makipagkita ka kay Yuri. Walang sinuman sa Hilagang Disyerto ang makakahawak sa iyo. Iminulat ni Blake ang kanyang mga mata, ang kanyang matalim na tingin ay nakatutok kay Bruce. Mahina niyang sinabi, babae, masyado kang walang muwang. Ha! Si Cora ay parang batang babae sa harap ng Northern King. Cora, minamaliit mo ang Patriarch Quals. Napangiti si Wesley Hader. Ang mga tao sa mga makapangyarihang pamilya ay tinuruan ng pamilya mula pa noong bata pa sila. Mula sa sandaling maalala nila, nakintal sila ng katapatan sa pamilya. Handa silang isakripisyo ang lahat para sa pamilya, pati na ang kanilang mga asawa at mga anak. Mahinang sabi ni Toby Lapras. Mas kilala nila ang mga martial artist ng mga makapangyarihang pamilya kaysa sa iba. Tulad ng inaasahan, bahagyang umiling si Bruce at ngumiti. Hindi niya pinansin ang mungkahi ni Cora. Paano may pagkanulo ng ulo ng isang makapangyarihang pamilya ang pamilya? Mamatay man siya, mamamatay siya sa pamilya. Siya ay ipinanganak upang maging miyembro ng isang makapangyarihang pamilya. Kapag namatay siya, mamamatay siya bilang multo ng pamilya. Sumunod, tumayo si Blake mula sa kanyang silyon at mahinahong sinabi, nakipagsabwatan ang mga makapangyarihang pamilya ng Dragon City sa kaaway at ipinagkanulo ang bansa. Inilabas nila ang nilalaman ng pulong ng daang general sa kaaway at nagdulot ng malaking casualty sa Hilagang Hukbo, mga gwardya ng hari, at kanlurang hukbo. Ayon sa mahigpit na batas ng bansa, lahat ng nakikipagsabwatan sa kaaway ay papatayin. Nasa likod ni Blake ang kanyang mga kamay habang nakaharap sa pasukan ng Hall of Heroes. Sa isang iglap, mayroong halos 100 tao sa Hall of Heroes na lahat ay mga pinuno ng makapangyarihang mga pamilya. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng gusto. Nais ni Blake na patayin silang lahat dito. Nakakabaliw ito. Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake at naglabas ng isang salita, patayin sila. Swoosh! Swoosh! Si Cyrus, ang 7 beses na hari, ay lumipat. Habang hawak ang itim na sibat ng dragon, pumasok siya sa Hall of Heroes. Sinugod ni Toby ang kanyang espada. Sa isang iglap, nagsimula ng umatake si Wesley. Gagawa na sana si Cora nang hawakan ni Blake ang balingkinitan niyang braso at hinawakan ang malamig niyang kamay. Mahina niyang sinabi, hindi dapat isipin ng mga babae ang tungkol sa pakikipag-away at pagpatay sa buong araw. Sige, walang magawa si Cora. Ang marangal na may-ari ng Phoenix Robe, na nagmamana ng mantle ng Empress, kung tagalabas, sinong mag-aakalang si Cora ang pinuno ng hukbo ng Phoenix? Siya ay isang tunay na figure sa kapangyarihan. Mayroon siyang 100,000 elite sa ilalim ng kanyang pamumuno at isang mahalagang opisyal sa palasyo. Tumalsik ang dugo sa Hall of Heroes, at ang mga tunog ng galit at pagpatay ay walang katapusang maririnig. Blake, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Kung papatayin mo kami, ang mga inapo ng aming mga pamilya ay lalaban sa pamilya Darby hanggang kamatayan. Ito ay awayan. Sa araw ng pagtutuo sa hinaharap, ang iyong buong pamilya ay mamamatay. Blake, binubuli mo ang pamilya ko ngayon at nagsimula ng away sa atin. Daranasin mo ang mga kahihinatnan sa hinaharap. Umalingaw-ngaw ang mga galit na boses mula sa Hall of Heroes. Nakangiting sabi ni Blake. Hindi na kailangang pakialaman ang mga salita ng isang taong naghihingalo. Mayroon pa ring 10,000 martial artist mula sa mga makapangyarihang pamilya sa Hero Square.
Halos lahat ng mga mata ay napuno ng puot at layuning pumatay. Ngayon ay isang kahihiyan sa kanilang mga pamilya. Ang mga pinuno ng pamilya ng mga makapangyarihang pamilya ay binihag ni Blake sa Hall of Heroes. Dalawang tao lamang ang nakaligtas. Bukod dito, dalawa silang Pilei. Ang isa ay tinawag na Kino Jackal, at ang isa naman ay tinawag na Bruce Qualls. Ang iba ay namatay sa Hall of Heroes. Ang dugo ay umagos na parang ilog sa bulwagan, at ang mga bangkay ay lumutang kung saan-saan. Matapos ang lahat ng ito ay ginawa, isinabot ni Toby ang kanyang espada. Si Cyrus ay hindi mailarawang marangal. Bahagyang umiti si Wesley na parang hangin. Pinatay ng tatlong half-step pinnacle ang mga sect master na ito at nagbigay pugay kay Cesar Lightman at sa iba pa sa Hall of Heroes. Nanginginig ang buong Dragon City dahil sa pagdating ni Blake ngayon. Ang ginawa nila ngayon ay hindi lamang isang deklarasyon ng digmaan sa pagitan ng hilagang hukbo at ng mga makapangyarihang pamilya. Sa halip, gusto niyang maglaban hanggang kamatayan ang magkabilang panig. Nagkaroon ng away ang dalawang panig. Mula ngayon, maliban kung ang isa sa mga puwersa ay nawasak, ang labanan ay hindi titigil. May mapait na ekspresyon ang mukha ni Dominic Lowe. Sa sobrang pag-aalala niya ay pumuti na ang buhok niya. Hindi niya alam kung paano tatapusin ito. Alam niyang sa pagkakataong ito, tuluyan ang nagalit si Blake sa mga makapangyarihang pamilya. Ang mga makapangyarihang pamilya ba ay nasa kaguluhan? Tumawa si Blake. Hindi. Umiling si Wesley. Wala pa siyang natatanggap na balita. Nadismaya ako. Mahinang sabi ni Blake. Napanganga si Dominic at ang ibang mga tagalabas sa kanyang sinabi. Ano ang ibig niyang sabihin nang siya ay nabigo? Nais ba niyang samantalahin ang pagkakataong mabunot ang lahat ng makapangyarihang pamilya? Hindi niya kayang gawin iyon.